Good morning mga kalapatids. Our topic for today is magte-training nga tayo ng mga YBs natin dun sa may kabila ng bundok, dun sa kabila ng huling pinag-training natin. So kasama nga rin pala dyan yung dalawang bagong pasok natin na young birds na anak ni Stark. So kung gusto niya makita, tara, samahan niyo ako. So, good morning mga kalapatids. Ito nga, magte-training ako. Hindi kagandahan ng panahon, medyo maulap tsaka umaambon-ambon. Pero wala, kailangan mag-training kasi ito lang yung pinakamagandang weather ngayong week na to. Lunes, so bukas maulan na naman hanggang following Monday. So, ito nga, pupunta tayo sa, baka pumunta ako sa The Nose o The Bogs. Doon ang punta ko. Kasi doon ka, ang pwedeng maging daan ng kalapate pag pauwi galing karera namin. So, kung gusto niyo yan makita, okay, punta, samahan niyo ako. So, masamang umaga sa ating lahat mga kalapatid. Nandito nga tayo sa may excuse me po, sa may Minsterley. Dito ako magpapakawala ng ibon ngayon. Kasi ito nga yung mga posibleng daanan ng ating mga ibon pagdating ng arera. So, bagtawag dito, pinapatila ko lang yung ambon ng konti. O pinagpapainga ko lang sila. Hindi naman malakas yung ulan, pero maambon lang talaga. Ayan nga sila, oh. Medyo ano. So, pinapaano nga lang natin sila mga kalapatids. Pinagpapahinga lang natin. So, maya-maya pakakawala na rin natin sila agad. So, maya-maya na lang uli pag pakawala natin sa kanila, mga kalapatids. Kasi, bantag ito, pahinga lang muna, pahinga. Tapos, may release na agad tayo kasi baka biglang lumakas ang ulan. So, ito nga mga kalapatids, masama nga yung panahon. Malakas ang ulan. Aya, morning. Yeah. So anyway, friends, we're going to let them go now because the weather is not really good today. Probably yes. Yes, probably yes. Yeah. See, they're heading going to. Get the bearings now. Yes. Get the bearings here. Yeah, they're just going to pick up, you know, some height, and then they just go vaulting straight away home. Yeah. Still windy. This is all young birds. But it's all right. Too windy. It's, yeah, it's windy. How rude. But they'll be fine. I think that's it. Gone. Yeah, I think they're gone. So, yun na nga mga kalapatids, na-release ko na yung ibon na bantawag dito. Hindi ko masyado na-videohan kasi meron ngang isang local dito sa Minsterley na nakipagkwentuhan pa sa akin. So, hindi ko nga na-videohan na matagal. Pero, yun na nga, di bale, pauwi na tayo. So, titingnan natin kung naunahan tayo ng mga ibon. Pero sa palagay ko, hindi tayo maunahan. Dahil, unang-una, yung weather nga, ganito, papakita ko sa inyo. Ayan nga ang weather dito, wet and windy ang weather. So, ano sila, headwind yung tatahakin ng ibon kasi papasalungat nga yung hangin sa kanila. So, titingnan natin kung mauunahan natin, pero sa palagay ko hindi tayo mauunahan nun. O, sana mga kalapatids, bye-bye.
So ito nga mga kalapatids, uuwi lang natin. Nandito na yung mga ibo natin mga kalapatids. Ito nga yung checkered natin na paboritong paborito ko. Tapos ayun yung dalawa, nagtututuka. Tapos yung iba nandun sa taas mga kalapatids. So bibilangin natin kung kumpleto sila. Titingnan natin, magpapatuka muna ako mga kalapatids. Tapos sabay, ayun may mga lumilipad pa rin, no? Ayun na nga, may mga lumilipad pa. Ayun sila, oh. Mga nagpaparisa na nga itong mga tayo, no? Mga naglalaro pa. Mga nagpaparisa na nga kasi sila mga itong mga to. So mga kalapatids, magpapatunga muna ako. Okay. Bye-bye. So ayun na nga mga kalapatids, ha? Nandito na nga yung mga ibo natin lahat. Kompleto sila. Tapos meron pa silang sinamang daget. Nandun, ayun, oh. Nag-iisa na yun. Naka-N-ring 2020 to. Blue bar. Naka-sensor pa. Titingnan natin. Titingnan natin. Pero tingnan natin. Maamo, eh. Hindi ko alam kung ito yung blue bar na nawala sa akin noon. Pero naka-N-ring naka-sensor. So siguro hindi natin alam. Pag nakita ko yung singseng. Kasi meron akong blue bar dati na naka-N-ring. Kasi hindi mailap, eh. Hindi siya mailap. Tapos sabay, ano yun nga siya, oh. Nilalapitan ko. Hindi ko nga alam ano, madakma. Pero nilalapitan ko, ano, eh. Ang tawag dito, hindi nalipad. Hindi katulad ng ibang ibo na kapag alam mong dagit, eh, mailap na mailap sa'yo. Ito, hindi mailap. So, hindi ko alam kung ito yung ibong ko dati na nawala doon sa training. Pero malalaman natin yan pag nahuli natin, kung mahuhuli ko. Kasi nga, parang ayaw nga manghuli ng ibo na padami na lang parami yung ibong ko. So malalaman nga natin kung papasok siya. Pag bumaba to rito tapos pumunta ro sa may sulok, papasok yan. O pumasok siya roon sa may loob mismo. Yun nga yung mga tinraining natin, yung mga inakay. Ito pa isa. Lahat yan, mga tinraining yan. Pati yun nandun na blue bars na nasa loob. Pati yan, oh, yung puti na yan. Kompleto nga sila mga kalapatids, lahat nakauwi, walang hindi nakauwi. So ito na nga mga kalapatids, yung sinamang daget nung ibo natin, ayan, yung blue bar, naka ano pa siya, naka sensor ring, tsaka meron siyang tag number, titingnan natin mamaya kung ano, ala, NN ring nakita ko na kanina, pero titingnan natin kung ano man siya. So kompleto nga yung mga ibo natin at training. So malapit lang naman, mga nasa 35 miles na tayo. Very good. Maulan nga kanina nung nag-training ako. Tapos may kausap pa ako si Manong, naglalakad ng aso. Ay hindi ko nga masyado na videoan.
So hanggang dito na nga lang mga kalapatids, maraming salamat sa panonood. Please like, share, and comment. At pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga training ko at saka sa mga sa darating na karera. Shout out nga pala sa Team Yahoo. Marami kayo, hindi ko na kayo iisa-isain dahil marami nga tayo at padami pa ng padami. So suportahan nyo sila mga kalapatids. Pati na rin kay Daddy Jay tsaka kay Kuya Edwin Bisa. Sana matapos na yung garden mo at makapagawa na ng loft dyan. Dahil ako, eto na nga yung garden ko. Binabalatang ko na rin paunti-unti. Dahil nga annual leave ako. Maraming salamat. God bless at ingat. Bye.